Paano ka makakadaan? Punta doon. Hi. Paano ka nakapasok dyan? Excuse me. Andan. Hi, nako. Hi, nako, Judge. Bantayin mo kami, Judge, ah. Nakukulit, oh. Ito mga to, mga ganito kaliit. Wala, hindi mapigilan yan. Pumasok na. Hindi ka makaka... Pwesto. Makakapagpakain ng mabuti sa mga manok pag nandyan sila. Kasi dapat una mo sila bibigyan. Para mabisi sila doon. Para mabisi sila kumakain bago ka magpakain ng manok. Kasi pag inuna mo yung mga alagang manok, sigurado dudumugin nila yung pagkain ng manok. Tapos, ubusin nila bago mo sila papakain. Kaya unahin dapat silang pakainin. Ngayon naman, pag inuna mo sila, bibilisin na lang kumain ngayon kasi para makain din nila yung mga samanok. Ganyan sila kakulit. Ang mga bibi pa naman, wala naman niyang kabusugan. Agad may pinapakain ka, kakain niya. Wala, hindi siya makalabas. Hindi makalabas, oh. Pinipilit niya na lang sa sarili niyo. Ay, hala. Ito ko sa kabila, oh. Saan na kasi duman kanina? Ayun pa, oh. Ano, makakadaan ka ba? Yun. Oo. Nakalabas na sila lahat. Wala na dito. Wala na. So? Well, sa videong ito, mm-hmm, ang mga bida ay ang mga brown egg layers namin na mga bago. Ayan sila. Lima na yung mga kandidata. Ayan, lima yan silang kandidata. Uniform ang kulay, uniform ang itsura. Meron pa mga potential doon, pero yan pa lang ang mga pwede. Nasi-select. Marami pa mga potential doon na mga dalaga. Dalagindig. Dalagindig pa lang pala. Ito mga dalaga na itong mga to. Mga pulit na. Mm-hmm. Ganda, oh. Uniform ang kulay. Uniform ang yellow leg. Itsura. Yellow-legged na may brown. Mm-hmm. Yung mga paa. Trademark yan ng mga Rhode Island. Red na may brown ng paa. Uli mo nga siya, tayo pakita mo yung paa. Ayan. Kaya kukunin ko isa. Ang maganda pa naman sa mga to, maano sila, mababait. Mm-hmm. Halika rito. Pakita natin yung paa mo. Ayan, oh. Red, yellow na may brown. Mm-hmm. Ayan, brown yung pinakakaliskis niya. Kita ba dyan? Mm-hmm. Ayan, uniform ang kulay. Yung isang yung mapula-pula. Yan, ito? Yan. Mm. Ayan, oh, ganda ng kaliskis, no? Oo. Uniform ang kulay. Uniform ang itsura. Ganda, no? Yes. They're all maganda. Okay, go. Sige. Tayo sa labas at nangangawit ako rito. Pasensya na kayo sa itsura ko, no? Ang init kahit mahangin. Malisangan yung panahon. May paparating na bagyo, pero hindi na siya bagyo. Na? May paparating na bagyo, pero hindi na ganoon siya kalakas. Bagyo yan pa rin. Cyclone na lang siya. Ano pagkakaiba? Tropical cyclone. Okay. Hindi na siya tropical storm. Okay. At pataas na siya. Pero malinsangan pa rin. Pero mahangin, ha? Mm-hmm. Pero malinsangan. Parang sumasayo ako, eh. Sumasayo. Term ng Kapampangan yan. Parang huhulas sa Tagalog. No? Huhulas mo yung Tagalog? Oh, ito ang aming, isa sa aming mga kandidata. Babaeng... Yan yung babae? Isa tong kandidata. Isa tong babaeng aming brown eggers. No? Yan. Yan ang itsura ng babae. Yung itsura niya, yan. Feminine. Maliit yung palong. Medyo mukha. Maliit yung wattle niya. Ayan. Uniform kasi yung kulay nila. Tsaka yung kulay ng paa, kulay ng itsura. Kaya mahirap silang ma-distinguish kung babae o lalaki kapag ganitong edad. Ganyan palang kaliit. Oo. Kaya kailangan, baga, it takes experience para malaman mo kung babae o lalaki. Mm-hmm. Katulad nito, babae ito. Ngayon, isa siya sa mga kandidata na napili namin.
Hindi sila Rhode Island Red, ah. Ano sila? Rhode Island Red Cross. Cross sila ng white Decalb brown. Yes. Ay. Well, tama ba? Decalb brown. White Decalb. Decalb brown. Decalb white. White Decalb white. Wa. Sorry. White na Decalb brown, parang white Decalb. Decalb white. Okay. Oh, cross ng Rhode Island Red. Okay, Rhode Island Red. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung ano itsura ng lalaki. Okay. Yung kapatid nito. Okay. Punta tayo dito. Ibalik nila sila. Andun na naman yung mga kiti. Yung mga bibi naming mga kiti na may sariling pinto. Solid sa ano, dungis. Eh, dudungis eh. Sana yung lalaki. Ito naman ngayon ang lalaki. Yan ang paa. Dilaw. Na may brown din yan. Pero may dumidang yung paa niya. Pero meron din brown yan. Yan ang itsura ng lalaki. Medyo malaki yung palong. Malaki din yung pinaka-wattles. Malaki din yung ulo. Tapos malaki yung katawan niya sa babae. Uh-huh. Mas malaking bulas sila. Yan. Mga anak to ni Holt. Pero hindi ito mga Rhode Island Red na pure. Half lang sila. Uh-huh. Half Decalb white. Yan. Para silang mga sex link na mga ano, mga alaga na hindi sila pure, pero mga brown eggers, mga sex link ang tawag doon. Yung crosses sila, crosses. Tapos distinct yung mga kulay. O, yan. Tapos meron siyang ibang kapatid. Ayan, no? Na nagmana sa nanay. Mana sa nanay. Yung kunin mo yung kapatid niya na mana sa nanay. Hmm. Ito, white. Ito. Decalb. Mana siya sa Decalb white. Oh. Sa mana siya sa mami niya. Mm-hmm. Puti. Na may specks ng mga brown. Ganyan mga Decalb white eh. Yung mami para nila. Silang ang kulay nila parang ano, sa English pile. Pile lang kulay. Yung white na may red. Yan. Yung itsura ng iba. Meron pa namang iba. Meron pang iba. Ayan pa isa. Yung parang speckled. Ayan o. Parang anak ni Princess yan ah. Hmm, yan, speckled. Pero itong dalawa to, Brahma to. Oo, wag niyong tingnan yung dalawang yan. Brahma yan. Brahma yan. Ang lalaki. Mas bata yung mga Brahma, pero mas malalaki sila. Mas masakit pa sila manuka. Mas masakit sila manuka. O, ito pa yung mga kapatid na iba yung kulay. Pero isang ano lang yan, Decalb white cross ng Rhode Island Red. Ayan, yes. Ganyan sila itsura. No? Para silang gray kasi yung isang nanay, si Princess, gray eh. Gray. So, malamang mga anak ni Princess yan. Kuhin mo siya, kuhin mo siya. Gusto niya magpakuha. Gusto niya magpakuha? Mm-hmm. Kaya na pa siya daan ng daan. Okay. Mali ka rito. Hmm. Yan, anak ni Princess yan. Kamukha nga niya yun. Ganyan ang tura. Mababait sila. Pero dominant yung yellow legs kasi si Princess white legs. Dominant yung yellow legs. Next is dito. Tapos ito pa, mga maliliit. Ito yung last batch ng mga brown egg layers. Kaya may mga maliliit. Ayan. May kasama din silang ano. Oh, yung kakulay ni Princess. Yan. Kakulay ni Princess. Mga bata pa to eh. Mm. Ito babae. Oops, madilim. No? Mm-hmm. Cute din. Iba yung kulay. Light yung kulay niya. Light. Kunin mo nga yan. Siya. Ito. Sa kakalabas ng kanyang ano, sa kakalabas ng kanyang leeg. Ito, dito. Naglulugon siya rito. Hindi siya ano ha, hindi siya cobra. Naglulugon lang siya. Babae din to, babae. Yes. Paglalaki, malaki palong. Ganito yung paglalaki. Yun. Yan. Lalaki. Malaki yung palong. Uh-huh. Brusko yung dating. Brusko yung laki. Ganyan ang itsura ng lalaki. Yan, isa pa. Yes. Saka yung puti. Puti. Lalaki din yan. Ha? Yan ang mga palahi namin ngayon.
Pero hindi kami talagang nagparami nito. Kumbaga, kaya kami nagpalahi ng mga brown egg layers para kumuha lang ng magiging replacement ng mga layers namin kasi merong may edad na. May edad na sila. Kailangan ng edad, pumababa na yung egg production. Egg production kailangan ng ano, palitan. So yan ang mga napili. Siguro kukuha pa akong mga ilan. Dalawa or isa kung anong kung alin yung maganda na pangpalit. Siyempre, selection 'yan. Kung sino yung mga the best na itsura. Siyempre, magse-select ka based on itsura pa lang eh kasi hindi mo naman alam kung sino yung magaling mangitlog eh. So, first selection diyan itsura kung maganda yung mga paa tulad nila. Walang baliko ang daliri. Hindi baliko yung pitso. Yung pitso. Tapos uniform ang taas, walang bansot. Sa batch ha, kasi may isang batch tapos bansot yung isa. So hindi mo na seselect yung bansot. So ang mangyayari ngayon, papalakiin muna namin lahat. Lahat ng babae tapos magsiselect kung sino yung mga papasa based sa kanilang physical na itsura, hindi balik-baliko ang daliri, hindi sila pandak, yung pitso, diretso, tapos uniform ang laki ng katawan kasi lahat, kung lahat mahaba, tapos may isang maigsi, out mo na yung isang maigsi. So, ganun. Tapos yung balahibo, dapat magandang balahibo. At saka hindi po problemahin kung maglilimlim kasi hindi naman talaga sila tagalimlim. Hindi sila maglilimlim. Iitlogan lang sila. Tapos, siyempre, yung hindi nagkasakit. So, wala pa nagkasakit sa mga to. Sana wala naman talaga. Sana wala kasi maganda yung pagka-timing ng pagkasisiw nila, hindi maulan. Ngayon na lang umuulan. So, yun din ang criteria. Dapat hindi siya masasakitin. Kailangan healthy siya. Yun. Tapos nun, kapag napili na lahat sila as sa kanilang physical features, mamimili ka naman ngayon kung sino sa kanila ang magaling mag-itlog. Kung merong isa na lame mag-itlog. Or, dining table lang or magsak. Yung laging, ano yung laging luno? Luno ba yung tawag? Oh, yung mga itlog na nagluluno. Paano naman malalaman yun? Siyempre, base sa observation lang din. Well, yung mga lalaki lahat ng lalaki, i-for sale na yan. Kasi hindi na gagamitin. Kasi pag kung magpapalahi ulit kami, kailangan namin bumili ng bagong brood cock kasi hindi na pwedeng gamitin si Hulk. Kasi anak niya yung mga yan eh. Hindi rin pwedeng gamitin yung mga kapatid nila. So, yun ang gagawin namin. Lahat ng mga lalaki, out na ang matitira lang para sa aming mga brown egg layers na aming pakikinabangan tuwing breakfast. Pwede ng lunch or dinner. Well, Maraming salamat sa inyong panonood. Super salamat sa lahat ng mga nanood na hindi pa nakasubscribe. Pwedeng pa-subscribe naman kami para masaya yung aming BB Village at Sitio Tokoko. Paki-like na rin kung nagustuhan niyo yung video. Hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam! Oh, well. Mga selected ones. Pero hindi pa yan sila totally ano ha. Final.